Ikaw ang lead doon, di ba? Unless kung may official ka kasama. Meron ka bang superior o you're by yourself? Tinawag ko sa boss. Okay. Mabilis siya na po kasi nandun ako yung nakalagay sa kaya. All right. Tinawag ko po doon sa boss. Mag-test by ka ba? Alright, sige. Ito kasi mga process kasi susundin ko. Ano? Kasi kung drug bust yun, may pideya yun. And then, sinertify ng mga gwardiya, hindi may nangyaring operation sa loob. Nakita ng mga security. Nakita ng mga security. Ikaw ba nagpadapa sa ground kay EJ? Sino nagbalibag kay EJ? Na ilan kayo doon sa ano? Si dalawang kotse kayo, di ba? Isa lang po sir. Ay sino mga kasama mo? Alam mo nga mag-isa ka lang eh laki ni EJ. Sir, pwede pong iyan. Ay, man, okay, sige. So may team leader ka. Hindi pwedeng ikaw lang na-discarte rito. Ikaw ng team leader? Sabagay, SPO ang ka. Sino-sino? Mga mababang rangko sa'yo o mataas mga rangko sa'yo? Okay, sige. Unti-unti nang nadudurog si SP Juan Maniago nang sabihin namin na nilaglag siya mismo ng kanyang mga kasama sa kanilang pang-hold up. Hold up to eh. Para sa akin, pare, nahulog ka na sa bitag. Nahulog ka na sa bitag, hindi mo kayang sagutin yung mga tanong ko sa iyo, kaya gagamitin mo yung Miranda Doctrine mo, irerespeto ko. Okay? Etong pagtatanong ko sa iyo, hindi ako nag-iimbestiga, ini-interview kita bilang media man. Ang dapat magagawa natin, police. May karapatan ka naman, sabihin mo na, you don't wanna talk. Although ginamit mo na yung sinasabi mong, kailangan mong kausapin yung attorney. Lumapit ako sa iyo, sabi mo sa akin, ganitong gawin ko, pupunta ako, lahat na pinuntahan ko, walang nangyari. At the end, ikaw nilaglag. Kaya kawawa ka naman pare. Awa ako sa iyo. Makalipas ang ilang sandali, idinerecho ng NBI-NCR kasamang bitag si SP1 Jules Maniago sa DOJ Padre Fara para sa inquest proceeding. Sa labi ng DOJ, hindi na mapigilan ni SP1 Maniago na umiyak sa harap ng bitag. Makalipas ang isang oras, sa tanggapan ni DOJ State Prosecutor Shelito Selly. Kinaso natin ay itong Article 267 ng Revised Penal Code. Ano? Ito yung kidnapping for ransom. At ang kasama itong Republic Act 6539, ito yung or otherwise known as the Anti-Carnapping Act of 1972. Nahulihan din ang baril itong si Maniago eh, pero biniverify pa namin yung mga papeles yung dala. Noong 7, dinala siya sa ano, sa prosecutor sa Department of Justice sa inquest sa prosecutor. Pero doon, pinili niya na mag-waiver na lang para mabigyan siya ng pagkakataon na sagutin yung reklamo. At bigyan din ng time yung inquest prosecutor na pag-aralan din yung kaso. Hindi niya akalain na tutuluyan siya, na i-inquest siya. No? Parang pakiramdam daw niya, inilaglag daw siya ng mga kasamahan niya dahil tinawagan niya mga kasamahan niya at yung sinasabi niyang boss niya na at ang sabi padadalhan daw siya ng abogado na until late afternoon kung kailan tayo nag-inquest hindi siya napadala ng abogado, no? So feeling niya nilaglag siya o iniwan siya ng mga kasamahan niya. Para sa mga Katoliko dahil sa simbahan ito. Bahagi na ng kasaysayan ng Quiapo Church dahil taon-taon ginaganap ang pamosong Black Nazarene. Kaya't ang makasaysayan na Quiapo Church naging oportunidad sa mga mapagsamantala na maisagawa ang kanilang modus. Isa na rito ang modus na sapilitan at puwersahan ang bentahan ng Rosario Prayer Booklet na naging instrumento ng mga kolokoy at kolokay
sa paligid ng Quiapo Church. Taong 2004, hulog sa bitag ang grupong nasa likod ng saplitang nagbebenta ng prayer booklet sa Quiapo Church. Ito ay dahil sa mga reklamong natanggap ng bitag noon sa aming text hotline. Ngayong 2008, balik na naman ng mga reklamo sa bitag sa text hotline. Sina Millie, Jen, AG at Enza, mga deboto ng simbahan ng Quiapo. Ayon sa kanila, nangyayari daw ang bentahan habang nagaganap ang misa sa loob ng simbahan. Ay, estilo nila, lalapit sa'yo, bibigyan ka na bena. Pag naglabas ka ng pera, merong lalapit sa'yo na ilalagay yung rosary sa kamay mo, huhingan ka rin ng pera. Simula sa isa, tas marami sila hanggang sa... Yun, parang wala ka ng choice. Attendance, maglalabas ka ng pera para makaalis ka. Yung panganon eh, galit pa nga. Sabi ko, hindi naman ako bumibili nito eh. Sabi, kuya, maliit na halaga lang yan. Sabi ko, ganun sa amin. Ayun, pagbigay ko nung 100, wala. Nakatitig pa sa amin, tas galit pa. Ngayon nga po, puro mga babae, nag-arapala na po. Nilalagay nila sa kamay mo yung rosary, tapos yung booklet na may dasal. Tapos sabihin nila sa'yo, donation lang daw. Pero pag nagbigay ko, kunyari, 5 piso, sabihin nila, kulang pa. Masakal pa po ako sa Hunoldap sa kainitan pa ng araw. Sa tabi pa po ng simbahan, ha. Kapag matyagan sila, dami nilang nabibitima kasi marami pang susunod. Agad pinasilip ng bitag ang aktibidades ng nasabing grupo upang kumpirmahin ang nasabing sumbong. Maya-maya lang nagumpisa na ang modus ng kanilang pagbebenta. Sunod na tinarget ang aming neneng na bitag undercover. Ikalawang araw ng surveillance ng bitag. Pakinggang maigi ang tenderong ito. Kinokonsensya pa ang aming tatay na undercover na kanyang binebentahan. Pagmasdan, ang isa namang to, hindi pa nahahawakan ng aming undercover ang kanyang sukli. Mula sa nagbebenta ng prayer booklet, kinuha agad ang sukling 20 pesos kapalit naman ng isang pirasong rosaryo. Ang hinablot na 20 pesos na sana'y sukli ng bitag undercover, ipinagpagpa sa kanyang mga paninda. Pampaswerte daw ito. Sa ikatlong araw ng aming surveillance, kakaiba naman ang aming nadokumento. Sa pagkakataong ito, isang biktima ang pumalag at lumaban sa mga tendero at tenderang namilit na bentahan siya.